Hawak na raw ni Pangulong Duterte ang shortlist ng mga kandidatong pwedeng maging sunod na punong mahistrado. Ang papalitan nilang si Chief Justice Peralta, nagbigay na po ng farewell speech 2 araw bago ang kanyang pagre-retiro. Nakatutok si Cedric Castillo. Of course, I would like to recognize and honor my family, starting with my father, the late Judge Elviro Lasso Peralta, who I had always admired and looked up to. And my mother, Catalina Madarang Peralta, from whom I learned the value of self-reliance. They taught me discipline. And were the ones who instilled in me the value of hard work that is the foundation of my entire professional career. Naging emosyonal si outgoing Chief Justice Justado Peralta sa kanyang farewell speech sa kanyang retirement ceremony. Nag-early retirement si Peralta ng 1 taon bago ang mandatory 70 years retirement age ng mga mahistrado. Wala pang ibinibigay na rason si Peralta sa kanyang early retirement. Buong pagmamalaki ang punong mahistrado sa kanyang performance sa buong hudikatura. It was not a birth of nature or an honor student, I said. That is the truth. Unlike most chief justices before me, I was not an academic standout. What I am seemingly lack in academic accomplishments, I made up for with my determination. Isa-isang nagbigay ng mensahe ang mga Associate Justice ng Supreme Court para kay Peralta na naging punong maestrado sa loob ng 1 taon at 5 buwan. Our Chief Justice has perennially exhibited his brilliance, competence, and dedication in the field of procedure and remedial law. He is indeed a valiant reformist through and through. Noong 1 araw, mariing kinundina ng Supreme Court sa ilalim ni Peralta ang pagpatay at pagbabanta sa mga abogado at hukom. Sa ilalim din ni Peralta, humarap sa new normal ang hudikatura dahil sa COVID pandemic. Ilang oras matapos ang kanyang retirement ceremony, ipinag-utos ni Peralta ang 2 araw na pagsasara ng mga korte sa NCR Plus areas dahil sa muling pagdami ng COVID cases. Sa ngayon, wala pang napipiling kapalit ni Peralta pero hawak na ni Pangulong Duterte ang shortlist ng mga kandidato. Noong March 12, sumalang sa interview ng Judicial and Bar Council ang mga aplikante na sina Associate Justices Estela Perlas Bernabe, Alexander Gesmundo at Ramon Paul Hernando. Ilan sa mga kakaharapin ng bagong Chief Justice ay mga petisyon tungkol sa anti-terrorism law at drug war ng Duterte administration. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.